Alright. Ginakubaan yun kamo, no? And now we will come to the preliminary question and answer portion for our 16 candidates. Nagariklamo sanda. Relax. Starting off with candidate number one. In a yellow long gown. Pick one. Here's your question, candidate number one. May I request the audience to please refrain from shouting later on. Your question is it okay for you that the people will shoot those bots and serve us their pulutan? Why? Ang mga panike sa kuweba ni Adan. Thank you for your wonderful question, sir. For me, the bath is panike, but we have a bath cave here also in the island. For me, the bath is the species that cannot eat. Why? Because the bat is flying object. Yes, you can say it in Tagalog. Ladies, you can say it in Tagalog later on. Para po sa akin, paniki po ay hindi po dapat pinapatay o kinakain. Dahil ang paniki po ay delikado na pong maubos sa ating komunidad. Dapat po, tayong mga tao, pangalagaan po natin ang ating mga alagang hayop at ating kalikasan. Yun lamang po at maraming salamat. Okay, very well said, candidate number one. For our candidate number two, the question will be coming from Mr. Alex Alamsha. James Young.
cooking? Firewood or gusto? Relate your answer to climate change control practices. Sir James, please repeat once again. Again, which would you prefer in cooking, firewood or gusto? Relate your questions to climate change control practices. Okay, kung magluluto ka, ano ang gagamitin mo? Gasol, yun ba? Or firewood, or yung kahoy na meron din naman tayo sa kapaligiran? Para sa akin po, kahoy. Kasi ang kahoy, ito yung pinakakatipid sa atin. Magbibigay po tayo ng sariwang mga pagkain gamit ang mga kahoy. Yun lamang po. Thank you. Okay, thank you, candidate number 3. And now we have candidate number 4. And the question will be coming from Sir Alvin Wong. Yung lumot sa dagat, ito ba'y nakapagbigay ng, or is it good or bad, yung lumot? Masama ba ito or maganda ito sa kapaligiran or here in the island of Boracay? Good evening, ladies and gentlemen. Para po sa akin, ang lumot po ay hindi nakakasama sa dagat dahil po ang lumot pag tumutuyo ay nagiging buhangin. Yun lamang po at thank you. Thank you, candidate number 4. May I call on candidate number 5? And the question will be coming from Madam Marlene Villareses. Hello. How will you promote the beauty of the Yapak Iligan Beach? So how will you promote the Yapak Iligan Beach for the tourists or for the tourism purposes? Ang akin lang pong magagawa ng maabot aking makakaya. Lahat po tayong tao ay dapat magtulungan para mapanatili ang kagandahan ng Barangay Yapak. Naniniwala ko, lahat po tayong tao ay may kakayahan at may talento sa bawat isa. Kaya lahat po tayong tao ay magtulungan. Thank you so much. Thank you, candidate number 5. And now, may we have candidate number 6. Candidate number 6, your question will be coming from my boss, Sir Felix G. De Los Santos, Jr. Okay, good evening, candidate. Good evening, sir. How are you? Well, I'm fine. You look gorgeous. Thank you. Okay, here is your question. Leaves are just anywhere. Yung mga dahon just anywhere, what can you suggest to make leaves again productive matter? What can you suggest to make leaves again a productive matter? It's all about dahon. Yes. Leaves is everywhere in our surroundings. And you know what, ladies and gentlemen? Leaves has a great use in our surroundings nowadays. Because the leaves, we can make it as a fertilizer to plants. That would be all. Thank you very much. Thank you, candidate number 6. May we have candidate number 7? And the question will be coming from SB member Jupiter Galinero. Good evening, candidate. Good evening, too, sir. Are you nervous?
answers your question. Which would you like among the seasons in Boracay? Amihan or Habagat? And why? You need an interpreter? Anong gusto mo? Anong gusto mo na panahon dito sa isla ng Boracay? Amihan o habagat at bakit? Amihan. Sapagkat pag-amihan ay maganda ang alon ng dagat at hindi ito makakasira sa mga pambot. Sapagkat tama. Wow. Sapagkat pag hindi abagat, maraming bangka ang nasisira sapagkat malakas ang alon. Yun lang po lamang. Thank you, candidate number 7. At least, siya ay concerned sa CBT MPC. Alright, candidate number 8, please. Pambot. Take note. Pabor sa among mainland. Agatabok-tabok kami. Okay, candidate number 8, your question will be coming from... Where's the microphone? From the beautiful Miss Ruby Featherstone. Good evening, contestant number 8. Here's your question. How can a gay like you contribute to decrease the effects of climate change? Come on. Madam, another one, please. Sa isang katulad mong bakla. Oh, yun na nga. Sabi ko nga eh. Aminin. Ah, sige, go. Sorry po. Kailangan po kasi Tagalog. Sa isang katulad mong bakla, paano ka makakontribute dito sa isla ng Boracay para maiwasan ang epekto ng climate change? Go, girl! Papagubago, uulan, iinit, mainit ang ulo ng tao, maliligo sila, ganyan. Maraming salamat sa inyong tanong. Alright, thank you, candidate number 8. May we have candidate number 9? And candidate number 9, your question will be coming from Barangay Captain, the Honorable Lelebeth Sacapanyo. Okay, here is your question. Why are we not burning plastics? Bakit hindi po tayo nagsusunog ng plastics? Pabor kay Kap Dodo. Bakit hindi natin dapat sunugin ang mga plastic, katulad ng kung may plastic na tao. Hindi, yung mga plastics, ganyan, di ba? Plasticware, cellophanes, ganyan. As we all know, ladies and gentlemen, that plastics, when we burn it, it would be make our ozone layer thin, which makes our climate to be changed and global warming to be changed. Tama, di ba? Pabago-bago nga eh. That's all. Okay, thank you, candidate number 9. May we have candidate number 10? Your question will be coming from attorney Edwin Dumalao. Good evening, candidate number 10. Good evening, sir. Your question is, how can you help maintain the beauty of the Puka Beach? Pwede Tagalog, sir? Yes. Yes, Gary. Pabor ang Puka Beach sa imo. Yes, paano ka makakatulong para mapanatili ang kagandahan ng Puka Beach? Well, maintain the beauty of the Puka Beach. Panatilihing malinis ang baybayin at karagatan para ma-maintain ang kalinisan ng baybayin ng Puka Beach. That's all. Thank you, candidate number 10. See? The Queen of Puka Beach.
All right, we have candidate number 11. And your question will be coming from Sir Jesse Flores. Good evening, Miss Peru. Good evening, sir. How are you? I'm fine. I'm nervous. Okay, Miss Peru, here's your question. Why do we need to plant more trees? Sir, can you speak Tagalog? Okay. Yes. Okay, pakinggan mo ang katanungan. Ano ang kahalagahan ng pagtatanim ng kahoy? Ang kahalagahan ng pagtatanim ng puno para iwasan ang baha ang pagdating sa ating bayan. Dahil ang importante, magtanim tayo ng puno para ang baha ay hindi papasok sa bahay natin. Sa ating bahay. Correct. Ang puno ay importante sa ating bayan. Ang importante sa pagtanim ng puno para sa baha. Thank you. Thank you, number 11. Thank you, candidate number 11. And now, may we have candidate number 12. And the question for you will be coming from Dr. Jimmy Mame. May tayo yung copy key mo, candidate number 12. I'm okay. May tayo yung copy. Good evening to you. Okay. Ang imo nga pamangkot makara. Pam-an, kinanglanggit sa aton panimalay, may una nga safety plans. Should I umanon ko pa? Sir, come again. Pam-an, nga rotag sa kabagay iya sa Boracay, dapat may septic tanks. Septic, ha? Tank, I should say, or septic tanks. Mas maabo, mas madami. Septic tank. Bukon itang kidegera, septic tank. Pero septic tank karon ay una karon ga diretso ro aton nga mga hiko, aton tai, aton no nga ihi. Dayon ro tangke bas dalom aton nga si nga toilet. Septic tank yung ganon. Okay. Para to avoid. Yeah, go. Para maiwasan ang pagkalat na madumi sa ating paligid. Oh. Go ahead. At saka para maiwasan ang mabahong amoy. Yun na yun. Or ang mabahong amoy. Inulit mo lang eh. Okay. O kabudlay, git pala. O sige, kabudlay si mo. Thank you, candidate number 12. Now may we have candidate number 13. Candidate number 13, your question will be coming from Madam Claire Ong. Good evening. Segregating our waste. Tagalog? Okay na. We need to segregate the garbage for us to have a clean environment and to avoid the pollution. That's all. Okay, thank you, candidate number 13. Now may we have candidate number 14. Candidate number 14, your question will be coming from Concejal Marlen Villareses. Hello. Anong katangian meron ka para makonvince mo ang mga judges na dapat ikaw ang manalo sa patimpalak na ito? Para po sa akin, yung katangiang meron ako ay beauty and heart.
Thank you. Alright, so you have beauty and the heart. Thank you, candidate number 14. And may we have on stage candidate number 15. And the question will be coming from Sir Felix G. De Los Santos Jr. Okay, candidate number 15. Here is your question. If you are the Mother Earth, what is your message to the entire humanity? Thank you for that question, sir. If I were be the Mother Earth, I will tell the people that just take care of your environment because of you are living here. This is the reason why we are still alive in this universe. Thank you. Very well said, candidate number 15. And the last but not the least is candidate number 16. The question will be coming from Sir Alex Alamsha. Hi, Miss Egypt. This is the question for you. Is it okay for you to use dynamite in fishing? Why? Okay ba sa'yo na gumamit sa pangingisda ng isang dinamita? Para sa akin po, hindi. Bakit? Kasi po, nasisira po ang ating mga coral sa dagat. Oh. At sa kahigit sa lahat, namamatay po ang ating isda na yun po ang pinakamagandang tanawin ng mga bisita dito sa isla ng Boracay. Yun lamang po at maraming thank salamat you. Po. Thank you. Very well said, candidate number 16. And that was our preliminary question and answer portion for our 16 lovely candidates. At this point, we will bring you back. We will bring you back. Ace and Kirai. And we're back. And we're back. Uy, palakpakan naman natin yung mga lovely candidates natin. They are so beautiful and witty. Yeah, mahirap yung ganon, yung nandito ka sa tablado, tapos maraming taong nanonood sa'yo. Actually, nakaka-stress yun. I'm sure nahihirapan yung mga judges, no? Nahihirapan po ba kayo? Mukhang nahihirapan silang lahat. Nahihirapan talaga sila. Nahihirapan ka ba? Oo, nahihirapan ako. Alam mo, nahihirapan din ang mga candidates sa pagdala ng mga heels nila. Oo, alam mo ba? Hindi, ang pinakamahirap kasi pag sumasali ka ng mga whiskey, ang daming mga tinatago dyan. Oo, may mga bagay-bagay na mga bagay na tinatago. Ang pangit naman kasi kung bumubukol, no? makikita mo ang Dragon Ball, di ba? Iniipit talaga yan. Mahirap ang maging mga bading katulad ko. Dati sumali ako ng Miss Gay. Ay, nag-join ka ba ng Miss Gay dati? Oo, pero may nakatalo sa akin. Sino? Tatay ko. Oo. Kasi alam mo, dalawa kaming bakla sa pamilya eh. Oo, nung sinabi ko nga sa tatay ko, Tay, bakla ako, Tay. Oh. Sabi ng tatay ko, akala ko magagalit. Ang sabi na sa akin ng tatay ko, tawagin mo yung kuya mo at saka yung lolo mo. Bakit? Kompleto ng Spice Girls. At least kompleto ng Spice Girls. Oo. Pero alam mo, they deserve a warm up. Okay, palakpakan po natin yung animals. Alam mo kung hindi dahil nila, hindi tayo magiging masaya. At saka bait ng mayor ninyo kasi ang laki ng prize sa ibinigay para sa grand winner natin. Alam mo, ang mga... Palakpakan nyo naman yung mayor ninyo. Sobrang love kayo ng mayor. Alam mo, sa amin, sa Manila, ang mga Miss Gay, ang panalo, Diyos ko, 5,000. 532. 532. Tapos libreng cremation. Ganun lang. Oo. Pagkatalo, tapos yung libreng cremation, half body lang. Yung kalahati ng katawan, nire-rep. Nakakaloka. Ano yan? Manok at baboy. Pero bongga, I really love Boracay. Yeah, I love Boracay. And again, pasalamatan uli natin ang ating Honorable Mayor Johnny Up. Mayor, maraming salamat. Ayan, maraming salamat po, Mayor. Tita Marlene, maraming salamat sa iyo. Tita Marlene, maraming salamat po sa inyo. Villarreal, ang kanya apelyado. Yes. Ayan, barangay Captain Hector Kasidsid and Kapitan. Of course, James Yap. Maraming Sir salamat. James Yap. Sir James salamat Yap, maraming salamat po. At saka si Claire. Si Claire na nag-support din sa sobra. Atin. Throughout. Walang-wala. Ang sarap ng kinain natin. Queen B. Ayan. Queen B. Ay, kanami. Iba talaga si Claire. Ay, available yan. Sobra. Alam mo, pero parang feeling ko maraming talented dito eh. Oo.
nararamdaman ko rin, bukod sa mga kandidata natin na magaganda, may mga Becky din na magagaling ding sumayaw, nararamdaman ko yan. Oo, ganito. Oo. Oo, kasi gusto ko makita yung iba pang mga talent. Iba pang talent, eh. Oo. Oo. Marami pa ba mga, magpalakpakan nga po lahat ng mga bakla ngayong gabi? Ay, si Mami po malakpak. Nakakaloka ba? Bakla po pala yung isang judges. Oo, pumalakpak kayo ibang mga Becky. Oo. Ay, ano? Ayan, ayun, o! Ang gaganda. Ang gaganda rin ng mga bakla. In fairness, no? Akalain mo mga bayot, no? Kung sino pa yung mga bayot, yung pang magaganda, o? Oh. Gaganda, o? Oh. May ibang mga babae, mas mukhang bakla. Ano? Hoy! Huwag kang ganyan! Ayoko lang magturo. Baka mamaya pag uwi ko sa Manila, eh, sana ako malamig na bangkay. Oo, pero dito, ang gaganda, ang gagwapo ng mga tao. Iba talaga ang mga taga-aklan. Alam iba ang mga taga-aklan. Ang daming gwapo. Pero may mga pangit din, pero ayoko talaga magturo. Hoy! Kasi parang kinakabahan talaga ako. Sige, parang isumpakin ka mamaya, pamanahin ka ng mga yan. Ano? Tsaka pero dito, ano mga ang sosyal ng mga tao, no? Tama! Diba? I really love here and Boracay. Ay, bago sa inyo, ewa. Autistic ka ba? Oo, oh, paano mo nalaman? Nalina ka, magtayo na mo, ano? Oh, sige, gusto ko lang ka-dash. Ilan ba gusto mo? Gusto ko. Meron ko ba ditong mga... Kailangan ko siguro kahit mga apat. Apat na magagaling sumayaw na Becky. Oo. Ayan. Kung sino ang mananalo dito ay magkakamit ng 1,000 pesos. Handog sa atin ni Tito Marilyn Villaresi. Apat na Becky, Bayot, Agi, Lana, Maya, Lamang Lupa, Maricona. Oo, dali. Kailangan ko ng apat. Dali, apat lang. Kung sino din ang mananalo, may kakamit ng 1,000 pesos. 1,000 pesos, hindi lang yan. Makakahalik sa labi. Wow! Nino? Ni Manuel. Ah! Yeah. Oh, dali, aso. Ay, oo! Disko. Magbigay pugay sa pagdating ng reyna ng mga duwending itim. Alam mo, ito ang kinakabahan ako. Bakit? Alam mo, dumadami ang mga bakla. Tama. Malapit na nating masakop ang mundo. Tandaan nyo yan. Isipin mo, no? Pag naging presidente, halimbawa, ang presidente, bakla. No? Oo, tama, no? Ay, naku, isipin ko talaga ang magiging mga MMDA, mga bakla. Ay, ako din. No, isipin mo, manguhuli yung, hoy, beating the red light ka. Ganyan, ano? Tapos, naka-heels, no? Naka-floral. Oo, exing short. Ah, no? Yeah. Oo, ay, mama. Yung ganyan, ano? Hoy, huli ka! Oo! Isa pa, dali! How about this group? Ano? This group? Wala na ba pala ba dito na Becky? Bakla nga eh. Bakla. Meron ba? Oo. Sali ka, Casey? Halika. Oo. Apat na to, te! Oo. Para malaman ninyo naman na hindi kami nagbibiro, according sa itsura, ha? Oo, alam mo? According to looks. Wait. Ano? Pabulok. Noon, tao. Oh. Dito ka. Ayan. Dito ka. Ay, oo. Oh. Ayan, ihiwalay natin yung decompose at saka yung... Ayan. Ano. Hindi, kasi bata pa ito, hindi pa nahuhulma. Oo, sa bagay. Dito ka na. Ay, pag nag-jumoy ito. Sumali ka rin ng mga search. Search. Hindi, search and rescue team. Yung mga search warrant. Alam mo, ganyan. Kayong mga bakla, imbes na rumampa kayo ng rumampa, ba't hindi kayo rumampa, tapos kunin niyo yung mga kalat sa kalsada. Oo, linisin nyo, hindi yung ano. Alam mo, mayor, alam mo, ang gawin mong tanod, ang pinakamaganda bakla. Kasi sila yung gising paggabi eh, di ba? Oo, tinalo nila mga ano, zombies. Oo, sila gising paggabi. Oo. Mabilis na tanong, ha? Pangalan? Nicole. Tunay na pangalan. Sa birth certificate, Christopher. Ikaw. Casey. Tunay na pangalan. Jonah. Ikaw. Pangalan. Divine. Divine. Tunay na pangalan. Mark Raji. Mark. Ikaw, pangalan.
Ito, backlet. Ang tawag dito, backlet. Backlet. Ka-level yan. Ang maliit. Ka-level ng crablet. Christina. Christina! Christina! Christina, ano ang pangalan? Rex De Los Reyes. Rex De Los Reyes. Okay. Pick up lines. Pick up lines mo para kay Manuel. Parang ako. Parang kay Manuel. Pipick up lines ako ng sample kay Manuel. Go ahead. Manuel, ano ka ba? Manuel, itlog ka ba? Bakit? Manok kasi ako eh. Gusto mo limliman ko yan? Mga ganun lang, ha? Pick up lines. Oo, madali lang yan. Kaya niyo yan. Parang ikaw, girl, kariton ka ba? Gusto mo tula kita sa yung mga basic lang, mga madali basic. Lang naman yan. Oo. Anong pick up lines mo para kay Manuel? Take your time. Mga one time. Oo, question and answer ito. Anong pick up lines mo para kay Manuel? Ganda. Hoy, wala kang sinasabi. Tae ka ba? No? Huh? Babae ka ba? Tae ka ba? Ano yun? Ang bastos ano ba mo yan? Naman? Ang bastos mo naman? Ano ba yan? Wala na bang iba? O sige, pwede naman. Pwede naman. Malay mo meron siyang magandang sasabihin. Hindi naman siya mabaho. Bakit naman tae? Ano ba yan? Bakit? Kasi mahal lang kita. Kasi mahal na kita eh. Ah! Ang galing. Ba't di mo hanapin si Chita eh? Up mo lang, kuya. Ito na. Oo. Ikaw, Ben. Pick up lines. Anong pick up lines mo kay Manuel? Manuel, ice cream ka ba? Ice cream ba si... Ice cream ba si Manuel? Sisigaw tayo! Ang sarap mo kasi hindi dila-dila. Ah! Hoy, gusto mo yung dila-dila. Ikaw na, girl. Ikaw, girl. Ano, pick up Manuel? Manuel, kumot ka ba? Kumot ka ba? Manuel! Sisigaw tayo! Nilalamig ako eh. Oh, nilalamig ka ba? Bangkay ka na eh. Don't believe me, just what? Don't believe me, just what? Okay, ikaw, ito Ben. Na, ito na si Nene. Anong pick up lines mo kay Manuel, Nene? Guwapo ka ba? Guwapo ba raw si Manuel? Nahuhulog na ako. Nahuhulog na ako. Lapay! Hindi ba nababato yung joke? Ano na? Na po kasi ako eh. Saan ka nauhulog? Gusto mo ihulog kita ngayon? Okay. Dapat hagdan ka ba? Oo. Anong part ng katawan ni Manuel do you find hot? Sexy. Do you find him hot? Which part of his butt hot? His arm. Arms. Oh. In fairness. Do you wanna touch the arm? Touch the arm. Okay, go. Touch my arm. Oh, hawakan mo lang. Oh, hawakan mo na. Ikaw, Be, anong part ng katawan mo yung hot para kay... Ah, touch mo, dali. Ganun mo, ma. Sige na. Pwede naman. Anong part ng katawan ni man hot? Yung lips niya. Lips. Diyos ko naman. Oh, sige. My God. Ganun my lang God. Na touch, Be, ha? O, touch wag yung mo, kamay, go. Ha? O, touch lang, ha? Touch lang. O, touch lang. Hindi. So love me like you do. Love me like you do. Ikaw, bata ka pa. Anong part yung katawan ni Manuel? Hair. Spell hair. Edge. Hindi edge, be, ha? H yun, girl. Walang letter na edge. It's H. O, sabi mo. H. Oo, be. Tandaan mo, hindi magkasama ang letter E at saka letter H. So, you should pronounce it this. Sabi mo, H. H. Don't hit me. Don't hit me. Don't hit me. Kanina ka pa, ha? Ay, tarantado ka. Ipinap sa'yo. Sabunod ay yung dalawang kalbo. Ang pangit na... Yung... Dip-dip. Ay, dip-dip! Dip-dip. Oh, 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 oh the breast. Oh, sino yung bata? Yes ko. Ilan taong ka na ba? 12 years old. Nakakaloka ka.
God. Kung na... Kasi nung bata ako, binugbog talaga. Kung pinanood niyo yung ano, yung buhay ko. Life story mo. Yung kinuwento ng ano to nung ni... Ano ba to? San Ako Gines? Mudyanang Masa. Kay Doris Bigornia. Nilagay po ako sa sako. Ay, ginawa kang pusa. Nilagay ako sa sako, tapos tinali po ako sa puno. Aww. Alam mo, sumigaw ako sa tatay ko. Oh. Alam mo, sinigaw ko sa tatay ko. Ano sabi mo? Tay, pakiswing naman. Let's move and get it on! And guess what? Ano? Andito ang tatay mo. Ang tatay ko po, yung cameraman na yan. Oo, bali. Okay, go. Ikaw pa, palaban? Palaban okay. Yan. Palaban? Yan. Palaban? Palaban? Of course. Palaban. May palaban. Yeah. Okay, ito ang unang sayo natin. Ready? 1, 2, 1, 2, 3. Now watch me whip, kill it. Now watch me nene. Okay. Now watch me whip, watch me nene. Why me do it? Now watch me whip, kill it. Watch me nene. Okay. Now watch me whip. Pero may twist. With a twist. Oo, dapat tirik ang mata. Oo. Parang pamongoloid. Pamongoloid, ha? Pero ganito dapat yung mukha pag ganyan, oh. Ayan. Sample. 1, 2, 1, 2, 3, go! Now watch me whip. Kill it. Now watch me nene. Okay. Now watch me whip. Hala! Watch me nene. Why me do it? Now watch me whip. Ganun lang kasimple. Be, madali lang ah. Mauuna ka na. Let's start with girl. Number one. Na ay, oh. Pak. Uy, bagay kayong magtabi. Totoo. Para kayong ano, yung kwento. Anong kwento? Si Malakas. At si Mas Malakas. Akala ko si Malakas at si Maganda. Be, ready? 1, 2, 1, 2, 3, go! Now watch me whip. Oh! Watch me nene. Oh, okay. Now yung tinik mata. Tinik mata. Watch me nene. Oh! Now watch me whip. Nahilo. Watch me tuloy. Kasi masyado kang malandi eh. Nahilo. Baka mamaya pagka ganun mo, biglang mabali, ulo mo gagawin. Oh, dali. Wait, ganyan. One more. 1, 2, 1, 2, 3, go! Now watch me whip. Yeah, go! Why not? Now watch me nene. Dirik mata, oh. Dirik, now watch me whip. Oh. Watch me nene. Oh. Why not? Now watch me whip. Oh. Kill it. Watch me nene. Oh. Okay. Now watch me whip. Watch me nene. Yes! Stop! Ang ganda mo, girl. In fairness, magaling. Alam ba na magulang mo na bakla ka? Okay, that's good. Magaling. Oh, ikaw na. Girl number two. Casey. Oh. Meron siyang palitaw sa ulo. Oo. Ready? 1, 2, 1, 2, 3, go! Now watch me whip. Kill it! Now watch me nene. Oh! Now watch me whip. Ang lumalabas. Watch me nene. Why me do it? Now watch me whip. Kill it! Watch me nene. Oh! Ang lumalabas. Whip. Watch me nene. Watch me. Oh my God. Oh my. May nabasag. May pula. Oo. Be, hindi siya pula, brown. Ano so bumping! Mabaho. Ma, oh, ikaw naman. Ito na! Huwag ka magpapatalo, ha? Oo, magpapatalo, girl. Oh, ba't ka ganun ka maglakad, Be? Na-stroke ka ba? May karamdaman, hayaan mo na. Ready? Na natin. 1, 2, 1, 2, 3, go! Now watch me whip. Oh! Kill it! Now watch me nene. Okay! Now watch me whip. Ano yung inunguya mo? May bubble gum siya, hayaan mo na! Habang sumasayin si Bakla... Now watch me. Wala kang ginunguya, be. Ano bang ginunguya mo, be? Wala ka namang ginunguya, Giloy. Ready? Kaya mo yan, Day. Tsaka, be, dahan-dahan sa atras kasi baka pag-atras mo, mabagok ka. Oo. Bila ka pumanaw na wala sa oras. 1, 2, 1, 2, 3, go! Now watch me whip. Okay, go! Now watch me, nene. Okay! Now watch me whip. Oh! Watch me, nene. Oh! Now watch me whip. Kill it! Watch me, nene. Okay! Now watch me whip. Pero may ano, may moves naman. Oo, pero... Eto na. Tinawag na kita. At the end of the rainbow, there's always a leprechaun. Okay. It's your turn, girl. Ay, ito. Mukhang palaban to, te. No, my God! Nararamdaman ko palaban to, te. Look the way he walk talaga yung parang nagtatare siya. Is that all you've got? Duh. Paulit nga. Ulit. Dito nga ulit, can girl. Can you do it again? Paano yung baba mo kanina? Sige nga. Ready? 1, 2, 3, go. Opa mo, o. Oh. Opa. 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 Ha! Galing mo, ha? Be, hindi. Masama maging bakla, pero mag-aral mabuti. Mag-aral mabuti. Promise? Mm-mm.
ayusin dapat ang pagbakla, bakla lang ha. Dapat kaaral, tumutulong sa magulang, hindi pasaway ha? Hindi pariwara. Ikaw ba nag-aaral? Tama. Sumagot din ang tama, nag-aaral ka ba? Hindi kasi kaming dalawa ni Kuya Ace mo tsaka ako, bakla kami, pero nag-aaral kami. Tinulungan namin mga magulang namin, marunong kami rumespeto sa kanila at maka-Diyos kami. Importante yung matuto ka, marunong kang rumespeto sa kapwa at magbigay ng respeto sa mga taong tumulong. Nag-aaral ka ba? Opo. Yeah. Saan? Yapak Elementary School. Anong grade mo na? Grade 5. Anong gusto mong kunin bukod sa cellphone? Anong gusto mong i-take? Apple? Bakit? Hindi, ano? Bakit apple ang gusto mo? May bala ka bang sakupin ang aming planeta? Ben, alam mo, yung chorus pa, si Kuya Ace, anong chorus mo? Marine engineer. Si Kuya Ace, marine engineering. Ako, secondary. PS, secondary teacher sa UP. Oh. What is UP? University of Pasay. I'm from UP po. Sino yan? Ha? Huh? Sino yan? Siya. Anong gusto mong i-take na course? Designer. Fashion? Interior? Don? Gown. Fashion designer. Oh, kasi hindi, bata ka pa lang. Magaling ka ba magmanga din? Sino sa palagay mo yung pinakamagandang gown kanina? Yung number 10. Sino ba yung number 10? Check natin yung number 10, ha? Nasaan ba yung number 10? Okay, number 10. Patingin niya yung number 10. Number 10. Wala naman nakasulat dito, no? Sino yung number 10? It's Brazil. Miss Brazil. Okay, sige. I am fairness. Oh, I am in fairness. Siya yung no? May ano, yung may parang mga flakes. Oo, in fairness, no? Yung gown ang ganda, pero nakita ko na yung kabataan ni Aling Junisha, no? Biro lang, be. Alam mo, sinasabi ko kanina sa likod, napakaganda ng gown mo. I love it. Lahat naman sila nag-effort for the gown. Pero ang ganda ng gown naman nila lahat. Uh-huh. Eh. Go, girl. You can make it. Yung promise, mag-aral mabuti. Oo. Ha? Unahin ang pag-aaral ha, bago ang landi. Say promise. Promise. Hindi, very good. Hindi letter F yun ha. It's promise. Promise. Oo. Ang baho. May amoy ba? Ready? 1, 2, 1, 2, 3, go! Now watch me whip. Oh! Now watch me nine. Ay, oh! Now watch me whip. Oh my God! Oh! Oh! Now watch me whip. Oh! Watch me nine. Watch me nae nae. Wala na lang tinas. Scrambled egg na siya. Alam mo, manood kayo ng Pilipinas Got Talent.
God, pag malala ang labanan ngayong gabi. Be, baka gusto mo magdasal na lang. Be, pwede ka pang mag-outing, mag-isa. O gusto mo, kumuha na lang tayo ng 3-in-1 pag bukod-bukurin mo. Eto na, girl number 3! Three! Go, girl! Pero be, hindi naman kayo ano kasi bibigyan namin kayo. Ito, itong ticket na to, walang
punchline. And every ticket is good for five. Ayan, ang dyan nagsishow si Mama Vice Ganda. Vice Chocolate Chipu. Oo, tagdadalawa kayo ha. Salamat, Gid. Thank you ha. Thank you, girls. Maraming salamat. Thank you. O, kiss na kay Manuel. O, kiss na, Dalina. O, kiss na. O, kiss na kay Manuel, Dalina. Kiss na, smack na. O, ala. Ikaw ang nanalo. Alam mo, ang galing mong sumayaw. Alam mo ba ang Pat G-Force? Ayan. Magaling kumilos na si baby. Ang galing mong sumayaw. Ikaw ba na ati-atihan? Opo. Gusto mo, alam mo, malayo ang mararating mo. Mm-mm. Lakad na ha. Lakad na lakad. Maglakad ka na ngayon. Bukas, nasa singay ka na. Eto, dahil yan, bibigyan kita ng tatlo. Uh-oh. Ibigay mo sa mga mag-anak mo ng luluwas ng Manila. Yeah. Walang expiration. At meron kang 1,000 pesos galing kay Tita Marge. Dahil baby ka pa, ihag na lang siya ni... Dahil baby ka pa, hindi mo siya pwedeng ikisa. Ikisa abs. Ihag ka na lang yan. Oh, gusto mo sa akin abs. Hoy! Ano ba yun po? Ano yun dyan? Akin? Gusto mo ikis si Kuya Manuel mo? Smack mo na lang o ihag mo na lang? O gusto mo ikisa abs? Hug. Oh, ayan, that's good. Oh, hug mo, kuya. Si kuya. Hug. Oh, ikaw talaga malagdaga. Nakakaloka ka. Oh, ipalakpakan naman natin siya. Ano sabi mo kay Tita Marlene? Thank you. Yeah. Oh, very good. Hingi mo yung isang hikaw, pwede na yun. Oh, pwede ka na magnegosyo niya. Oh, nako. Oh, wait. Tita Arlene. Oh, anyway, guys, may ipapromote ka, Manuel. Yes po, para po sa ABS-CBN. Box sa ABS-CBN din po to. Funny ka pare ko, bagong sitcom po ng ABS-CBN. Abangan nyo po, starring Bayani Agbayani, Carla Estrada, Jason Gainza, ako po, at marami pa po kasama ito. Thank you po. You're right. Yes. Ako thank naman you. Po, every Sunday po, GGV. Ako na po yung bago Jester Don. Tapos abangan nyo po kung sino po ang guest namin this coming Sunday. Bongga, Ethel Buba, MC Lassie, Trouble, masaya Bongga. Yan, masaya. Sobrang masaya po yan. And of course, this coming Sunday. Kung pupunta kayo naman nila, Punchline and Laughline, dalawa lang po yan sa mga Punchline and Laughline po. Tapos, I would like to take this opportunity kasi may bago po, nag-taping na kami eh. What's that? Lalabas na ako ngayon sa teleserye. Ay, wow. Oh, abangan niyo po ako sa Nathaniel, ha? Tapos na yon. Tapos na? Tapos na yon. Eh, nasa ano na nga si Nathaniel? Susi ni Sisay. Ano ba yan? Nag-taping kami, nululoko ko doon. Ayun ako, niluloko tayo. Guys, maraming salamat po. Maraming salamat. Yeah. Ako po si Waki Kiray. I'm Jolly Ace. You can add me at Facebook, A. Salcedo. Yan. Manuel Chua po, maraming salamat po. Okay, thank you po, guys. Happy Fiesta po. And now, back to your host. Thank you. Maraming salamat. Salamat kayo, ma. Salamat nga, damo. Thank you so much. Okay. And now, may I request our ladies to please come on stage for the minor awards. May I have the envelope, please? Are you ready for the minor awards? Are you ready? All right. The first award will be the Best in Talent. It was held at Casa Pilar last January 20, 2016. The presenters for Best in Talent is Mr. Felix de los Santos Jr. and Honorable Lelebet Sacapanio. Our Best in Talent for this year's Miske Yapak Universe is candidate number 3.
siya. You will receive a sash and a 2,000 pesos. Congratulations, Miss Indonesia. For Best in Production Number, our presenters, Mr. Alvin Wong and Miss Claire Ang. Best in Production Number is candidate number one, Miss Mexico. Congratulations, Miss Mexico. Thank you. For Best in National Costume, we have the presenter, Mr. Alex Alamsha and Miss Ruby Featherstone, please. Best in National Costume goes to candidate number 12, Panama. Presenters are Miss Michelle Calau and a
was your bet? Number 10. All right, candidate number 10, Brazil. Dr. Jimmy Mami. Who's your bet for best in interview? Okay, thank you. Best in interview goes to candidate number 16, Miss Egypt. Congratulations. We have the two spots left.
Okay, I cannot hear that much, but she is candidate number 12. To complete our top 5 for Miss Gay Yapag Universe 2016, congratulations to candidate number 15! Final and a crucial question and answer portion for the top 5. I have here with me the names of the judges. Okay? May we have candidate number 2? Okay, pick one. The name of the judge is... Honorable Marlene Villareses. The Honorable Marlene Villareses. If you got a baby, how will you dispose the diaper? Thank you, ma'am. At dahil nandito po tayo sa ating bansa, sasagutin ko po ito sa wikang Pilipino. Para po sa akin, kung ako man po ang merong isang anak at kung papaano ko po itatapon ang kanyang diaper sa pamamagitan po ng aking pagtapon ay tatapon ko po siya sa nabubulok na basurahan. Dahil po, para sa akin, ang diaper po ay nakakasira din po ng ating kalikasan. At yun lamang po at magandang gabi sa inyong lahat. All right, thank you, candidate number 2. Next, candidate number 3. Okay, you have to pick one. And the name of the judge is... Sir Alvin Wong. When we say a green environment, what does it mean? Well, I can say to you, the issue of the environment of the global warming is boils down to a very demoralizing truth. Humans' negligence into nature's importance. Since the balance of nature has been disturbed, and its beauty has been destroyed. Thank you. All right. Thank you, candidate number 3. Next, we have candidate number 6. Judge is Honorable Jupiter Gallinero. Hello. Once again, good evening. Good evening too, sir. Your question, if you have a magic, how will you use your magic to decrease the effect of the climate change? Well, ladies and gentlemen, good evening. Even though that you don't have magic, we can help our Mother Nature in preventing those problems that facing of it. Why? Because, ladies and gentlemen,
if we attain or achieve the education in oneself, then we could have learned. And if we are learning, then we could have knowledge to do something and to do better for our local community. So, ladies and gentlemen, in good faith and in God's help, I will use that in a nice way. Thank you very much. All right, thank you. Candidate number 6. May we have candidate number 12? And the name of the judge is? Sir Jesse S. Flores. Here's your question. Is Miss Gay Yapak Universe 2016 a worth-watching pageant for the tourists? Why? Good evening, ladies and gentlemen. Well, for me, being a homosexual, for watching beauty pageant to influence people, educated person, or what shall I say, we can show our talent, our ability, capacity, and grace, maturity, and most of all, our confidence, how to handle our confidence. That's why we're watching beauty pageant. Thank you and good evening. All right, thank you, candidate number 12. And now may we have candidate number 15. There's one left for you. And the name of the judge is? Dr. Jimmy Mami. Question goes like this. Cigarette smokes damage the ozone layer. How will you tell the whole audience that smokes are dangerous? I can repeat your question for your convenience. Your question goes like this. Cigarette smokes damage the ozone layer. How will you tell the whole audience that smokes are dangerous? The damage of the ozone layer is now one of the problem we are facing recently in this world. If I were be given a chance to tell everybody that smoking is really can affect to the ozone layer, I will tell them that in health and in environment, it can cause a lot, the smoking in our self, in our environment, and the cause that we are facing the conflict of the global warming in this world. Thank you. All right, thank you, candidates. May you have your exit now. And that's all for the question and answer portion for the top 5. Q&A is never that simple. Or simple task, regardless how easy the question. Because facing the hundreds or thousands of people clashed with the pressure of the competition is the most difficult thing in the world of pageantry. At this point, may I call on the Honorable Redentor Apollonio to introduce our coronation speaker. Greetings of peace to one and all. Tonight, we are blessed and graced by a person who will do the honor of crowning the first ever Miss Gay Yapak Universe 2016. He is the government
official in our town for more than a decade of service to fellow Malaydon and Boracaynons all together. He was into implementing several programs and projects that are beneficial to all of us. He has equipped himself with fitting education in administration, as his baccalaureate degree spoke of it. For so many years, our speaker has been exposed to meetings and conferences, both in local and international arena. He has governed our municipality as an SB member, a vice mayor, and now our mayor of the municipality of Malay. Ladies and gentlemen, he is currently at the topmost of governance in our municipality. In his administration, he has reached far in governance, as Malay has just been adjudged with seal of excellence in housekeeping and as among the few of the best performing LGU in the whole of Western Visayas. Ladies and gentlemen, I affirm the sincerity of this young and able leader to dream more and do more for the exclusive progress of our first-class municipality. It is my honor and pride to present to all of you our dignified coronation speaker of this prestigious pageant. Ladies and gentlemen, the Honorable John P. Yap, Mayor of the Municipality of Malay. Po sa lahat. Good evening. Good morning na ba? Good morning. Palakpakan natin si Kagawa Dentor. And of course, welcome to our Miss Gay Universe in Yapak. Of course, batiin po natin yung mga kasama natin dito. Of course, Kapitan Hector. Kasi Chit, palakpakan po natin. Of course, yung mga kasamahan ko rin with us, SB member Jupiter Galinero. And of course, yung mga kagawad po ng Barangay Yapak, palakpakan din natin. Of course, nandito rin si Barangay Kapitan Elbet, tsaka panyo ng Yapak. And si Cap Glenn, our operation officer po ng Satellite Office ng Malay, palakpakan din natin. And of course, si Kagawad Lloyd, ayun yung mga municipal employees po na nandito ngayon, palakpakan din natin. And of course, yung mga teachers po natin, yung mga DepEd na nandito rin. And sa lahat-lahat po, especially to our judge, palakpakan po natin. And of course, yung mga contestant natin na for almost more than a month, alam ko napapagod dahil po sa preparation po ng Miss Gay Universe ng Yapak, palakpakan din natin sila. Well, una sa lahat, pasalamatan po natin si Kagawad Marlene Villarices, of course, sa programang ito. Bakit po? Siguro magtataka ang lahat, no? Na hindi lang po contest yung ginagawa ng mga talent group natin, kundi nakita po ninyo, meron po tayong community service.
siguro sa nakita, no, meron silang feeding sa mga bata, nagbigay sila ng bigas sa mga senior citizen natin, meron pa silang environmental clean up, and meron pa silang dental mission. So, ibang klase po yung programa ni Kagawad Marlene. So, palakpakan po natin. Ito po yung mga kailangan natin sa isla. Isa pong programa na magkaroon po ng bonding yung grupo, to unite them, and to have a community service. No? Meron din ganito sa Manok-Manok lately, nung nagkaroon po sila ng mutya ng Manok-Manok. Yun po yung mga cool bodies headed po ni Nilia Santiago. Hanggang ngayon po, contest every Saturday, meron po silang clean up sa Kagban. So, palakpakan din natin sila. And of course, sabi ko nga, yung una pong contest na nangyari is yung Miss Earth Palay. And nandito rin yung winner natin, si Miss Earth Honey Banjula. Palakpakan din natin. So, pag nakita po ninyo, halos lahat po ng programa ay related po sa environment. And dun po, natutuwa ako dahil po nagkakaroon po tayo ng concern. Hindi lang po yung local government, kundi yung mga tao, yung mga community natin sa isla ng Boracay. Bakit po palagi kong sinasabi, we have almost 8,000 students ngayon sa Malahay. Sir Jesse, almost 8,000 students. Palakpakan din natin si Sir Jesse. So, imagine, 15 years from now, dagdagan lang natin ng 1,000 every year. It's another 23,000. Ano po yung mangyayari sa Boracay kung lahat po ng tao ay nag-enjoy lang dahil napaganda po ng isla ng Boracay? So, I'm very proud, no, sa mga grupo na nasabi ko na meron po silang concern sa Boracay. Through this program, yung iba po na enlighten natin. Nakita nyo kanina, yung tanong is more about environmental concern. Yung iba natin contestant, hindi nga alam kung ano yung sagot, no? But anyway, sana po yung mga nakikinig, sana po isaisip natin, isa puso natin yung mga tanong na yun. Kasi yun po yung kailangan natin, isa pong mga programa na ganito para po matulungan natin yung napagay ng isla ng Boracay. So tandaan po natin, we have 8,000 students. 15 years from now, dagdagan mo na 1,000, that's another 23,000. What will happen this island kung hindi po tayo magtulungan? And environmental concern is very important in this matter. So anyway, yun lang po, napakasimple. Pero pag hindi po tayo nagtulungan dito sa concern na ito, hindi lang po si mayor, hindi lang po yung mga SP natin or the local government officials, no? Hindi lang po si CAP, no? Dapat lahat po tayo ay involved dito. Kasi sabi ko nga, hindi po lumiliit yung challenge sa isla. Lumalaki po ito. So dapat po magtulungan tayo. So anyway, again, salamat po sa MSG Production. MSG pa? Marl? AMGV Production, of course, headed by Kagawad Marlene. Salamat po sa program na ito. At yung tao po dito, especially sa Yapak, nagkakaroon po ng kalinawan na tayo po ay maging concern sa environment. Not only in Yapak, of course, in the whole island of Boracay. So again, maraming salamat sa lahat. And of course, advance congratulations po kung sino po yung manalo sa contest na ito. Maraming salamat. Palakpakan po natin si Rex. Thank you. Thank you, Mayor Jan.
And the MGV Productions would like to award this recognition to Honorable Mayor John Piap for sharing his inspirational message during the coronation night of Miss Gay Yapak Universe 2016. Given this first day of February 2016 at Barangay Yapak, Boracay Island, Malayaclan. Signed, Honorable Marlon G. Villareses, Owner, MGV Productions. Center stage, please, for the announcement of winners. Audio jungle. So we are just an inch away to know who will be crowned as the first Miss Gay Yapak Universe 2016. May I have the envelope, please? Result. For the fourth runner-up, our presenters are Honorable Redentor Apolonio and Miss Emily Jinky Alicante. And a cash prize of 5,000 pesos. And a fourth runner-up goes to candidate number 15, Australia. Presenters are the Honorable Lloyd Mumming and Honorable Anita Solano. Audio jungle. Third runner-up is candidate number 12, Panama. Next, second runner-up, the presenters are Honorable Lenny De Los Reyes and Honorable Jupiter Galinero. Audio jungle. You will receive a cash prize, a sash, a bouquet of flowers, and a crown. Candidate number
Indonesia. For the first runner-up, the presenters are Honorable Hilda Sacapanyo and Barangay Captain Hector Kasitsi. First runner-up will receive a cash prize, a bouquet of flowers, sash, and a crown. Hold your breath, ladies and gentlemen, as I announce the first runner-up. What is your bet for the first runner-up? I cannot hear you. Alright. First runner-up is candidate number 3, Indonesia. Thank you to all my friends, the handlers, to the people of Yapak. Thank you.